mga kapanalig, welcome back to my channel, your Barista Luis, your online barista. And for today's video, mag-unbox tayo ng bagong home use na espresso machine. So ito mas upgraded kay Donley machine or kay KCB. So pero mas expensive. Then di naman natin siya pwede i-compare kay Gemelli CRM3605 kasi mas cheaper to. So this around 5,000 pesos. So, kung makikita niyo sa picture, mukha siyang DeLonghi Dedica. So, nag-range naman si DeLonghi around 10 to 13,000. So, ito mas cheaper siya kung ikukumpara kay DeLonghi Dedica. So, yun. Tingnan natin paano naman na box na ito. So, ito ang ating machine. So, buksan na natin siya. Anong laban? So, ito. Yung warranty card niya. So, product warranty reminder. To activate your product warranty, please register your product. Okay? So, ito. Thank you card. Mabinyan daw siyang 5 star. Pag umorder kayo. Ito na yung machine. Okay, kumakuha. Yan, so ito na siya. Medyo nahirapan ako tanggalin sa box. So, tingnan natin kung anong mga laman. Wow! Stainless steel. Oh. Diba? Ganda. Wow. Yung saksakan niya. Ups. So, ito ay tablet. Yung wattage niya 1,450 watts. Then, water capacity 1.1 liter. Wala naman siya rito parang instruction niya on how to use. Design yun na lang. Then, meron din naman siyang user manual. Wait lang. Hindi mo naman kanunahin. So, ito ang itsura niya. Ipakita. Kita na ba? So, ito itsura niya. Diba? So, may single espresso, double espresso, power button. Ito cup warmer niya. So, mga dalawang cups, kasha rito. Depende sa laki ng cups. Then, ito yung parang tawag dito. Check natin. Function knob. Ayun. Function knob yung tawag. So, meron siyang hot water. Wow, pwede ka muna hot water. Then, itong nasa gitna niya sa taas, yung espresso niya. And ito yung steam. Saglit. Close up natin. So, yan. So, dito, pwede ka kumuha ng hot water. Galing ah. Kasi yung ibang machine, wala eh. Then, ito, coffee. Ito yung pag mag-extra ka na. Ito yung pag mag-extra ka na, ito yung sa steam niya. Okay? So, siguro ililipat mo lang siya kung anong function yung gagamitin mo. Yan. So, most probably, kung hot water, baka dito siya lalabas din. Same with the steam. So, ito yung parang instruction niya din. Always run the machine with water. Yan, so. Yan. Basta yun. Intindihan nyo naman yan, no? The cappuccino is just to make espresso first, then make hot milk with steam afterward. Ayan. So, ano naman to? Thermoblock din siya, katulad ni Don Lim, KCB. So, mabilis din siyang uminit. Okay? So, next natin. So, close up view kay Hi Bro. Say hi, bro! Hello, bro! Char. Ang corny.
So next natin yung accessories niya. So ang accessories na laman niya, so ano rin siya ha, tawag dito, pressurized portafilter. So ang maganda rito, meron siyang single and double basket. So ito yung pang single basket niya. So mas manipis. And nakalagay na yung pang double niya. Halit, tanggalin natin. Para makita nyo yung difference nung pang single and wala, ayaw makuha. Yan. So para makita nyo yung difference nung pang single and pang double niya. Yan, ganyan, di ba? Ngayon, ano tong extra basket na to? Itong extra basket na to, ito yung pang ESE pods. ESE pods. So, wala pa tayo no, pero umorder na ako para masubukan naman natin. So, ito is parang pressurized siya, oh. Tapos, ito. Ah, okay, ang galing. Para ito, katulad niyo pang kay Don Lim. Tapos ito, parang pressurized din siya, pero one hole lang yung nasa ilalim niya. Same sa one cup niya rin. Ayan, ano pa yung laman? Okay. So, mayroon pa rin siyang scooper and tamper. So, ang size nito ay 51mm. Then, itong pang ESE pads niya, 44mm. Tapos, ito. Yun. So, meron pa siyang ganito. So, nung tinanong ko si seller kung ano to, pang linis daw sa water, inlet niya rito, sa water tank, dyan daw siya. So, papasok nyo daw to, tapos, hilahin nyo to, pang linis, or siguro pag may nagbara, ito yung gagamitin nyo para maalis yung bara dito sa, ano nya, sa water inlet nya. Okay. Then, mayroon pa akong nakita isang accessories, di ko alam kung ano. So, ito. Mukha siyang pin na pang reset. So, hindi ko alam kung nasa yung pang reset niya. So, pero mukha siyang ganun eh. Hanapin ko lang. So, ito na nga. Di ko makita kung nasaan. Kung para saan to. Pero, yun na nga. So, ang maganda rito sa steam niya, natatanggal tong tip. Di katulad ni Don Lim, di ba, pang cappuccino yung pinaka-tip na, or yung metal one niya. Pero ito, natatanggal yung pinaka-tip niya. And, 3-hole tip siya. O, di ba? Pero, kung ikukumpara natin sa pang-commercialized na tip hole, katulad dito, ito kasi 3-tip hole din to, ang difference niya, mas malalaki yung butas nito. Pero ito, maliit lang. Siguro dahil thermoblock siya, so yung steam power niya, hindi naman, syempre, kung kukumpara sa commercialized, hindi ganun ka-powerful. Pero, advantage na yon sa isang pambahay na machine and thermoblock yung gamit. Si Gemilay, one tip hole lang eh. Diba? Pero mamaya, subukan natin kung malakas talaga yung steam power niya. Then, based sa manual, itong one-shot espresso niya, 22 seconds, and itong double-shot espresso niya, 32 seconds. At, bukod pa doon, pwede mo pa siyang iset
kumbaga na-adjust yung extraction time niya sa single shot and double shot, which is ibang machine walang ganun. Diba? So, ang ganda. Pero subukan natin mamaya kung maganda ba yung extraction din niya. Kasi iba rin yung advantage pag na-adjust mo yung extraction time. So, para siyang automatic na rin. So, parang si Gemilay, di ba, ang extraction time niya na-adjust din. Na, parang ang default niya is 25. Tama ba? Ayan, 25 seconds. Pero maganda naman kay Gemilay is non-pressurized. Ito naman ay pressurized. Okay? So, try na natin. O may nakamuta pa tayo. Okay, check natin itong drip tray. Hindi ko pa pala ito na check. So, based sa features niya, ang ganda, and sulit na siya. Ito hindi yata ito stainless. Plastic lang. Ito mukhang stainless. Ito, stainless. Para, ito, parang plastic na ito. Pero yung body niya, parang stainless din yung body. Okay. So, yun. Okay. Yan. Subukan na natin kung maganda ba mag-extract or maganda ba yung sting power niya. Okay. So, kapinalig, ito muna. Ito pala, ito. Ito siya. So, yun. Due to nature property of solenoid pump, the machine may get self-priming issue in the first use or long break. Because the pump has been dry, to activate the pump, ayun no, to activate the pump, following steps will help fix the issue in case of necessary. So, repeat the process lang dyan. So, pag hindi pala gumagana yung pump, okay, get. So, ito, switch nyo muna siya sa hot water. Then, remove nyo yung water tank. Then, ipasok nyo yung pipe o yung parang tubo niya doon sa tubigan niya. Then, lagyan mo ng water. Tapos, i-stamp mo na siya. Then, push. Hanggang sa gumana yung ito, yung pump niya. Okay. Ngayon, ito, parang ito ay panglinis dito. Doon sa pinaka-tip niya. Sino? Ito siya. So, steam one cleaning. Use needle to clean the steam nozzle. So, ito siya. Subukan natin. Kita ba? Yan. Ayun, flash siya. Lumusot. So, yun. Okay. So, dun para siya. Kala ko pang reset eh. Ayun, sa mga ibang machine, di ba may ganun? Pwede ipatanggal ng SIM card sa cellphone. So, yun. Okay. So, at least, nalaman na natin yung mga purpose ng ibang accessories niya. So, ngayon, mag-start na tayo. Mag-setup lang ako para tuloy-tuloy yung pag-brew natin ng kape. Okay? So, yan. So, ito, nalinis ko yung water tank niya. Lagyan na natin ng water. So, ang gagamitin ko itong 600N na grinder. So, ito, hindi ito calibrated ah. I mean, hindi ko ito binuksan. So, subukan ko muna sa. Kasi, pressurized naman itong machine na to. So, hindi niya kailangan talagang sobrang pinong grind. Ayan. So, open natin siya. Yun. So, yun. Nailaw siya. Ang ganda ng effect. Ganda na ilaw niya. Ay, ito hindi to touchscreen ah. So, mas okay siya para sa akin. Kasi ibang touchscreen na machine, may nababasa ako na review
Nasisira daw yung button. Kumbaga madaling masira. Uy! Ready na siya agad. Ang bilis. Pakakabukas lang natin eh, no? Mainit na kaya siya. So, ito yung single shot. So, ay, ang dumi yun. Brown-brown yung tube. So, linisin muna natin. Dispense muna tayo. Let make sure na malinis yung loob bago tayo mag-extract. Pero, bago yun. Sama ko na rin ito sa linis. Natunog siya. Dinig niyo? So parang may something. So kita niyo naman medyo malinis na yung water. Siguro dahil bago or parang may masikip or what, kaya siya natunog. So, hindi ko rin sure. Ayun. Subukan ko yung timer niya. Kung dito sa weighing scale, since may timer naman to, kung paano yung bilang niya. Okay. Hindi pa kayo yung timer ko. So, isasabay ko lang yung pindot tsaka yung timer ko. Kung paano yung start ng bilang niya. Ano yung may pre-infusion? So, umiinit na rito. Umiinit na yung ano, kaporma. Thirty seconds siya sa timer ko. Mas madami yung nilabas niyang tubig. So, ito pala, nag-automatic shut off siya pag hindi siya ginagamit or naka-standby siya for 15 minutes. Ngayon, check ko yung laman naman ng water niya. Kasi ngayon, parang dumami siya kumpara kanina eh. So, titimbangin ko na muna siya. So, 134. Yung mga 135 or 140 kasi may mga natapon tayo. So, subukan ko ulit. To make sure na okay yung ano natin. Machine. Kasha ba?
Baka kasi nag-warm up pa lang siya, kaya nagkakaganon. So, di ko alam. So, start ulit tayo. So, may pre-infusion siya. Lumabas yung tubig niya around 10 seconds dito sa timer ko ah. Tapos nag-pre-infusion siya ng mga 2 to 3 seconds. So baka umabot yung oras niya ng 30. Ay, tama ba? Hindi rin. 36 yung time niya. Tapos yung water niya 138. So almost same naman kanina. Yung tubig natin. Pero yun nga, pre-infusion ba talaga yun? Kasi parang wala akong nakita doon sa manual niya na may pre-infusion siya. So, ulitin ulit natin, no? Para sigurado tayo. Yun, 9 seconds, nag-charge siya lumabas, 11 seconds, tumigil. So, parang 2 seconds lang yung pre-infusion niya. So, 34. Same amount pa rin yung water niya. 137.4. So, 34. So, minus 9 natin. 23. Tama. So, yun. So, almost same. Di naman nagkakalay sa 22 seconds. Pwede na rin. So, second time na almost same. Pero yung seconds niya, kanina 36 eh, no? So, same yung water. So, plus 1, minus 1 yung difference, or 2. Basta ganon. So, at least hindi naman ganon kalakihan yung difference nung seconds niya, nung water. So, ulit na po ulit para sigurado. Sana lang to ha. Sa single shot pa lang tayo. Pero ulitin ko na lang, then ulitin ko na lang sa double shot. Okay? So medyo marami tayong water na gagamitin. Ayan, 9 seconds. So 11 seconds to Miguel, then nag-dispense ulit ng 13 seconds. So pang may pre-infusion siya ng 2 seconds. At least consistent. Tabangan ko na to. So, yun pa din. Ganun pa rin yung nilabas niya. 34 seconds pa rin. Then, 137 point something. So, yun. So, consistent na itong single shot natin. Siguro dahil nga bago pa lang, so, kinocondition pa ng machine, yung pump niya. Kaya, nung mga una or pangalawang shot natin, medyo nag-alangan tayo. So, next natin yung double shot. So, try naman natin si double shot. Okay, sana maging consistent na siya kasi medyo condition na si machine eh. Parang init nito. Umiinit talaga tong ano niya. Ang cup warmer. Pero hindi na siya maging cup warmer pag hindi mo siya madalas ginagamit kasi nag-automatic shut off siya. So 'yun.
Okay, start tayo ulit. Sky double shot. So siya 10. Tumigil ng 12. So ganun yung ano niya. Nag-start siya magbuga ng 10. Tumig, pre-infusion siya ng 2 seconds. So 12. So 32 to according sa manual. So expected yung mga 45. 44. So 45. Then ang water niya 197. So okay na din, no? So ulitin ko na lang ulit para ma-check yung consistency ng machine. Pero sunod, halos sunod-sunod tayo nag-shot, no? Pero di ko alam kung kaya niya with espresso na. Kasi ito hot water lang yung dinidispense niya eh. We're just checking the machine muna. Yung consistency kasi nga nag-alangan ako doon sa first two shots natin. So 197 yung water and 45 seconds yung extraction niya kay double shot. So ulitin na lang ulit natin. So kung medyo okay naman yung kalalabasan nito, pwede na tayong mag-move sa ibang function niya. So, subukan naman natin later kung medyo okay na yung extraction nito. Kay steam mod na tayo. Okay? So, we're just checking pa lang naman the function. Kung working ba siya, paano siya mag-work. Okay? Pero, na-amaze ako kasi may pre-infusion siya. Okay? Which is wala sa manual. Ayun. So, siya almost sumabay na rin siya doon sa single shot niya. 9 seconds nag-dispense, 11 seconds yung pre-infusion, 2 seconds yung pre-infusion. Tapos nagtuloy-tuloy na ulit. Kaya siguro tumagal kanina, baka nag-adjust lang siya from single shot to double shot. Pwede ko rin short. Pero parang ganun yung mga nangyayari. So ngayon, medyo nabawasan lang yung seconds niya. Naging 44. Kasi kanina, parang nag-dispense siya ng hot water. Yung unang labas ng hot water niya, 10 seconds. Tapos ngayon, naging 9 seconds. So medyo okay pa din. Tapos yung water niya, ganun pa din, 197. Okay? So goods na siya. Next tayo, kay hot water. Ngayon, syempre, dun tayo sa last part, which is the steam one. I mean, sa steaming. Pero ang ganda, kasi nagulat ako kasi may pre-intuition siya. Which is, na-amaze lang ako doon kay Gemilay. Pero ito, which is a lot more cheaper kay Gemilay. Half the price. And syempre, twice the price ni Don Lim. Pang combination siya ni Don Lim pagdating sa price. And functionality ni Gemilay. Pagdating sa extraction na ha. Kasi kay Don Lim pressurized. Though ito, tinatawag itong 3-in-1 kasi pwede siyang pressurized, pwede siyang non-pressurized, and pwede yung ESE pods na gamitin. Okay? So next, punta tayo kay hot water function. So switch lang natin itong function knob niya. So, itong function na switch lang natin dito. So, pagka-switch, nag-automatic, umiilaw itong sa single shot. So, sa single shot, yung button niya for... Oh! Wait. Ah, okay. So, how to stop? So, hindi siya nai-stop. So, ang stop niya lang is ito rin. Okay. So, ganun yung function niya for hot water. Maybe sa steam, ganun din. So, wala tayong pipinduting button, kahit anong button. Kaya just be ready na lang. Kasi, pagka-switch nyo siya,
automatic na siyang maglalabas ng hot water dito kay steam wand niya. So that's 3 hole. Diba, ang galing. Then kung ayaw mo na or tama na yung hot water, just switch it to coffee function or espresso function whatsoever. Okay, so ganun lang siya kadali. So next natin si steam. So nag-ready na ako ng steam wand dito kasi baka katulad din siya ni hot water, wala na siyang button na pipindutin, just switch it to its function and mag-work na siya automatically. So pagka-switch, naglabas na siya ng hot water. Ayun yung steam niya. Pero nawala. Bakit ganun? Hello. Wait natin. So baka hindi pa ready. Kasi nung sinwitch ko siya sa coffee function, nag-gento siya. So check natin kung titigil siya or hindi. Kung hindi siya tumigil, ipapait, patayin ko muna yung machine. Hindi siya tumigil. Ganun. Tumigil siya. So ibig sabihin, hello. So yun, ibig sabihin pa rin ito, pwede na siya. Naba naman ako dun. Para kung hindi siya nagana. So yun. So parang nag-iipon lang siya ng steam. Ngayon, ang lakas ng steam niya, oh. Ayan. So yun nga, since thermoblock siya, may water pa rin na lumalabas sa kanya. So, ganun siya. Paano nag-iipon or nag-charge ka ng steam. Kaya siguro nakalagay dun sa instruction niya, mag-extract muna ng coffee bago mag-steam. Na? Eh, paano kung gusto mag-extract ulit? Diba? Wala na. Tuloy-tuloy na siya. So, check ulit natin. Baka dahil ano lang tayo eh. Okay? Kaya medyo okay na siya. Medyo consistent na yung steam niya. Yan o. Medyo malakas. Kapag stop mo, nagbuga rin siya ng steam dito. So, parang naglabas din siya ng pressure. Ayan, eh paano kung gusto mo mag-extra, diba? Ang init niya. Ang init na nito. So, siguro hintayin na lang natin. Tumigil or mag... Ano yung ilaw niya. Okay. So, nag-i-steam siya. So, ngayon, pag mag-extract tayo ng coffee, babalik siya sa ganito. Pero hindi na siya babalik ulit sa normal. So, gagawin natin, naalisin natin yung steam pressure niya. Using hot water. So, pag-aalis nyo ng hot water, back to normal na siya. Okay.
So, nagkakaganon siya dahil sa pressure, sa steam pressure niya sa loob. So, bago tayo bumalik dito, kailangan natin i-release muna yung steam niya. And, bago tayo mag-extract ng coffee. So, at least, alam natin yung medyo nagiging problema nitong machine na to. So, ngayon, balik ulit tayo kay steam. So, kay steam, magbubuga lang siya ng hot water niya. Tapos, titigil din siya. Pero, maya-maya, mag-i-steam na ulit siya. So, ganyan siya. So, mawawala. So, parang nag-purge lang siya. Tapos, maya-maya, mag-i-steam na ulit siya. Yan. Yan. So, malakas naman yung steam niya. So, medyo may problema lang pagdating sa switching ng function niya from steam to coffee to hot water. Pero, Pero, kaya naman resolbahin. Okay? So, break tayo kay steam, kay coffee. So, ganyan siya. So, hindi nawawala to. So, kailangan natin ilabas yung pressure using the water function. So, ilabas natin yung pressure niya hanggang sa maging water na lang yung ilalabas niya. So, after nyan, balik tayo kay coffee function, then pwede na siya. Okay? So, start tayo. Goods na siya. So, medyo maingay lang extraction niya. Hindi ko alam kung dahil wala siyang kape or dahil bago lang. Kaya ganun. Pero, mamaya, subukan natin with coffee. Na pag wala ng coffee, bumalik na siya sa normal. Okay? So, now, mag-extract na tayo ng kape. Okay? So, ngayon, gagawa na tayo ng coffee. So, subok na natin si machine dahil ilang beses tayo nag-extract, ilang beses tayo kumuha ng hot water, ilang beses na tayo nag-steam, nakita natin kung ano yung problem and how to solve the problem. Okay, so next, gagawa na tayo ng espresso. So, ang gagamitin ko ngayon ay single shot basket. Okay, so ang gamit kong beans ngayon, yun ng China, Arabica, pure Arabica, Katimor variety. Okay? So, try ko lang muna around 7 grams. Kasi di ko alam, baka pag nag 8 grams ako, hindi magkasya dun sa basket. Okay? So, ganyan tayo. Palitan ko lang to. Ito yung parang ano niya, ha? Hindi ko ginalaw tong grain setting niya. So, as is to. So, try ko lang yung number 1 na grind setting. Sumasabay yung lamok. Bango. So, yun. So, ito yung tsura niya. Parang Pino. Yan. So, meron ako dito 51mm na tamper. So, hindi ko gamitin yung kasama niya na tamper. Which is yung plastic tamper. Pero ito, parang ang Pino niya. Oh, para sa pressurize. So, expected ko na medyo matagal yung extraction nito.
Siguro i-adjust ko na lang kung adjust ko na lang ulit sa next extraction natin, no? Ito siya. Ngayon, mag-extract na tayo ng kape. Gamit syempre yung clear glass natin. Nababad na babad na sa hot water. Okay? Then, extract. Bakit ganun? Ganito yung extraction niya. So, medyo hindi ko gusto yung nangyayari. Or siguro dahil pino masyado. Ang pangit to. Ibali. Litin ko na lang. Then, palitan ko grind setting. Try ko sa number 2 kasi medyo pino nga masyado yung ano, yung pagkakagawa natin sa kape. So, may milangar. So, ito yung espresso niya for single shot. So, pangit. Ulit tayo ulit. So, yan. Ulit tayo. Nag-adjust ako ng grind setting from 1. Ginawa ko siyang 2. Pati dango na aakit sa amin ng kape. Kasi puntahan dito. Bango naman kape. No? Kahit sino maaakit sa amoy ng bagong grind na kape. Bango. So I think ito mas okay na yung gantong grind. Para pressurize porta. Then, try ko ulit. Next, so doon na tayo kay espresso machine. Then, syempre, yung clear glass natin. So, ito naka-timer naman na siya kaya hindi na ako naglalagay ng timbangan. Ay, pero titer ko pa lang. Parang malaman ko kung ilang grams. So, then, siya tayo mild extract. So, ngayon, as you can see, oh, wow, English, tapangan nyo. Mas okay yung ano niya. Extraction niya kumpara kanina, 'di ba? Pero syempre hindi pa rin ganun ka ganda. Well, ganun talaga pag tawag dito pressurized. So hindi ako nag-expect ng bonggang-bonggang espresso. Pero yun na nga, ito yung ating espresso. Ganyan. So, ito talaga ang pressurized na espresso. Pero yun na nga. Try ko naman si double shot. So, pero tikman ko muna siya. Pero mukhang matabang. Lasa siyang Amerikano. So, ulit ako. Wait lang. So, mag-extract ulit tayo using double shot, double cups na, ano, na basket. Ah, lasing ako doon sa shot. So, gamitin ko rito 17 grams, the usual na lagi natin ginagamit sa ating vlog pagdating sa double shot espresso. Wow, magaling. So, yun.
Pero yung grind size niya, binalik ko sa number 1 ulit. So kung napapansin niyo, bakit hindi ko ginagamit yung non-pressurize ko kay Don Lim. Wala kasi sa akin si Don Lim. Pinahiram ko muna. Pero baka kunin ko muna yung pressurized ko. Subukan ko dito. Ano yung non-pressurized na filter basket? Tapos sa filter. Para matesting natin kay Hi, bro! Joke yun. Napatilangan na akit sa amoy. Subalit natin. Gamit ito. Wow. Kaya kalalabasan ito, no? Okay, double stop. Shit. Wala siyang nilalabas. So, ibig sabihin, sobrang pino nung grind size natin. For a pressurized Sparta filter. So, mag-a-adjust ulit tayo. So, balik ulit sa 2. Kaya lang kasi sa 2 na ano ko eh. Ang bilis ng grind na ay nung extraction niya. So, if that's the case, mag-adjust. Ayan, natapos siya. Nung walang nilabas. So, ulitin ko, yung grind size natin, gawin ko na lang siya ang 2, siguro 2.5, okay? Kasi, ayun, no? Wala kahit patak, oh. Kahit isa. Salit. Nag-ano siya, naglalabas siya na, ano. So, mamaya ko na siya tanggalin. Baka may laman siya sa loob, hindi lang mailabas because it's too fine. Nag-adjust ko lang ako ng ano. Nag-adjust ko lang ang grind size. So ulitin ko ulit. Since mas marami siya, try ko muna si 2. Siguro maganda to pag ano, non-pressurized, no? Subukan ko yan. Wala rito eh. Pero subukan natin na. Tuloy-tuloy ko yun eh. Hindi pa niya nilalabas yung mga laman na ano.
tubig pa nga siya. So, masyadong pino yung grain size natin. So, para siyang putik. So, yun ha. Pwede naman tayo mag-adjust-adjust sa grind size lang muna. Pero, kung gusto nyo talaga ma-experience yung masarap na espresso, recommended ko yung non-pressurized talaga. Kasi pressurized, ginawa to para sa mga pre-ground na coffee. Malay natin, makuha natin, di ba? Wala nga siyang doser ring eh. Kaya tingnan mo. Puner, maapraw. Sige, tama natin. Kinamay na yun ah. Ang dami. So, sa grind na to, hindi pwede ang 17 grams. Ayan. Ay, patay ba? Ayan. Kasi may natira pa ako dito sa loob. Subukan na natin to. Baka naman, lumabas siya. Hindi yung box eh. Ay, dito tayo. Wow! I like it. Ay, biglang nawala. Yan. Wow. So, mas gumanda yung itsura niya kumpara kanina na parang too big. Pero ito, mas naramdaman ko na feel na feel ko yung espresso. Oh! Look at the crema. Wow, oh, abot ang mata niya. Oh, ayan, oh, wag ka. Oh, pak. Pak. Wait. Oh, wag ka. Espresso niya, oh. Kumpara natin dito kay single shot. Americano. Espresso. Okay, kita yung difference. So, kung mag-a-sa single shot kayo, pwede nyo bawasan siguro yung extraction time niya. Siguro, pwede. So, ito. Ayan, oh. Look at the crema. Oh. Huwag kang. So, tikman muna natin. Yabang ko. Ito yung lasa na espresso. Hindi ito, lasa americano. Sarap. So, yun na nga. Pero siguro, dapat kong gawin, kung gusto ko ng 17 grams, i-adjust ko to. No? Try ulit akong isa. Pero, nag-adjust ako sa grind size. Ginawa ko siyang 1.5. Tapos, syempre, hindi matatapos ang vlog na to nang walang latte art. Magagawa tayo ngayon. Ha? So, ito na yung last. So, 17 grams na gagamitin ko. So, nag-adjust na ako doon ng grind size. Pero okay na yung extraction niya eh. For a pressurized portafilter, ha? Pero mas recommended ko pa din talaga si ano, non-pressurized. So, habang nag-grind siya, i-dapto mo. Pero, mas tuyo siya. Kanina kasi putik yung lumalabas.
Wala akong dozer ring. So yan. So to. Ito natin. So hindi na siya ganong kapino. Katulad nung nauna nating extra grind. Pero hindi naman siya ganong ka-coarse. Katulad, awa, buo. So hindi pa rin, hindi naman siya ganong ka-coarse tulad ng pangalawang shot natin. So ito, subukan lang muna natin. Hindi ko na natimbang yung mga espresso eh. Pero ito kasi 60 ml. Ay 75 tong full niya. Siguro mga ano to, 45 yung shot. So yun nga, ito siya. Patak-patak yung labas. So sa grind size din talaga. So, for now, number 2 ang pinaka-okay. So, ito, 1.5, patak-patak pa din yung labas niya. So, number 2 talaga ang okay sa kanya. Pero, papatak pa din siya. Hindi, adjust ko na lang. Hindi siya 1, hindi siya 2, hindi siya 1.5. 1, 2, 3. Siguro mga 1.8. Subukan ko yung 1.8. Dito ha, ito o. Yan, so dito o. 1, 2, 3. Yan, asawa ni Marie. Yan. 1, 2, 3. Yan. 1.8. Try ko lang siya. Okay. So, ulit tayo sa ating extraction. Ay, pwede naman tayo kung gusto nyo number 1 or number 1.5, bawasan nyo na lang yung dosage nyo. Pwede siguro gawing 16 or 17 grams. Ay, 16 or 15 grams. Pwede mo kayo magbawas sa dosage. Gusto ko lang yung 17 grams. Mas lasa ko yung kape sa 17. Pero depende pa rin yan sa inyo. Okay? Yung naman siya, konti lang. Ba't hindi ko ginagamit si Nova Simonelli na grinder? Wala lang. Kasi, mas marami sa viewers ko, 600N yung gamit. So, para yung experience, diba, same pa din. Yun lang, magkaiba lang sa bins na ginamit. Pero yung machine na ginamit, same. Para kahit pa paano, makuha nyo pa rin yung parang output niya. Ito, okay yung 1.8 kasi halos may natira siya. Pero ito ay yan. Ito. Yan. Kamay yun, kamay ko yan. Ako. So ito siya. Hindi katulad kanina sa number 2 na halos ganito na itsura pero may laman pa. So ito, 1.8. Medyo sakto siya. Yeah.
Itong gamit kong tamper, ayoko yung tamper na kasama. Hindi ako, hindi maayos na nakakatamper, nahirapan ako. Linisin lang natin yung gilid-gilid. Okay? Tapos, mag-exaka tayo. Umuulan pa, sakong-sakto. Maglalate art tayo. So, ito na nga. Mag-exaka tayo. Boom. Pangyan natin. Umuulan na po. Ayan. Kaka-break tayo dito. Pero patak-patak pa din yung labas niya. So, mas okay si 17 grams. Okay. I mean, si number 2. Kung pressurize yung gagamitin nyo. Okay. Ayun oh. Natuloy pa din siya. Kasi may tubig po siya sa loob. Kaya naglalabas pa siya. Yan din yung difference ni pressurize sa non-pressurize. Kasi may naiiwan pa sa kanyang coffee sa loob. So ngayon, nilalabas niya pa rin. Tsaka naked porta. So, kuha lang ako ng gatas, then mag-i-steam na tayo. So, ito, mag-i-steam na tayo. Switch lang natin dito. So, maglabas lang tayo, then, ayan, nag-purge lang siya. Then, switch ako muna siya. So, habang nag-i-steam, nag-ano siya, maglalagay muna ako ng gatas. So, ito, big sabihin parang working steam niya. So, ang gamit kong picture ay 350 ml na picture. Kasi kung yung 500 or 600, masyadong malaki. So, i-ready ko na lang. Oh, usog. Ayan. Kita nyo ba? So, hindi ako nakaka-create dito ng whirlpool spot. So, ayan to. Nahanap ko na yung spot niya para umikot siya. So, ito yung pinaka-spot niya. Para umikot. Oh. Ayan. Medyo mainit siya, in fairness. Uy, ang ganda nito akong pa kay Don Lim. Parang mas okay siya. Kasi mas kaya niya yung... Ow. Kaya niya talaga yung mainit na gatas. So, transfer ko siya dito. So, kung itong gagamitin ko kasi masyado malaki. So, try na tayo ng latte art. Makakagawa kaya tayo. Paanipis ng foam. Parang hindi ako nakapag-frot masyado. Pero, try natin. Uy, ang ganda. Oo. Oh. Yun lang. Bitin. Kasi ito ay 12 ounce cup. So, dapat itong cup ang gagamitin ko. So, ulitin ko ha. Dahil dyan, release ko muna yung steam niya. Using the water bot, the water function. Okay. So, kung water na yung release niya, then balik tayo kay coffee function. Pero yung furnace, oh, look. Maganda, oh. Maganda, oh. Ulitin ko.
So, gawa ulit akong coffee, pero hindi itong mug kasi 12 ounce yun. So, hindi kaya nung ginawa ko. So, ulit lang. Okay. So, huwag nyo kakalimutan na after nyo mag-steam, tapos mag... So, kung mag-extract ulit kayo, mag-purge muna kayo. Okay. Para lang ma-release yung natitirang steam niya or whatsoever sa loob bago kayo mag-extract. So, purge lang din. Huwag nyo lagi kakalimutan yung mag-purge pag yun ang nakalimutan natin. So, yun na. Nakalimutan ko talaga siya. Sorry. Mag-purge muna kayo bago kayo mag-extract. Okay, so ito, umulit-ulit ako. Ang ginawa ko, 16 grams na. Tapos number 2, kay grind setting. So try lang, last na to. Hindi kasi natin makuha yung ano eh. Yung magandang espresso or extraction eh, using the ano eh, pressurized porta. So, ang ginawa ko, nagbaba na lang ako ng grams. So, ginawa ko siyang 16 grams. Then, number 2 yung grind setting. Since, kakatapos lang natin mag-steam, so, nakuha na natin yung hot water dito para malabas yung steam niya. So, dito, bago tayo mag-extract, purge muna tayo. Okay, para makapag-adjust din yung machine for coffee extraction naman. Kasi kung napansin, medyo matagal din yung paglabas niya. Diba? So, okay. Stop. Tapos, lagi nyo check yung water tank nyo, ha? Bago kayo mag-extract. Kasi tayo na kailang extract na tayo. Simula kanina. So, subok na natin tong si high brew machine. Nakailang extract na tayo, nakailang steam. Diba? At hanggang ngayon, hindi pa siya sumusuko. So, yun din nakalimutan ko sabihin kanina. So, every time na mag-extract kayo ng espresso or mag-i-steam kayo, dapat lagi kayo mag-purge. Hindi natin nagawa yung kanina yan. So, para mag-extract ka lang muna, then tigil mo lang. Tapos, tsaka ka mag extract ng coffee. Okay? So, last na talaga to. So, 16 grams, number 2 yung grind setting niya doon kay 600 and nag-grinder. Okay. So, parang medyo ang dami. So, parang kung na-stop mo pa rin. Pag ganyan, tigil nyo muna. Parang hindi maganda, oh. Tumaba siya rito. So yun, medyo lumabas siya rito na tubig. So, tinigil ko na lang siya. Minanual pause ko na lang. Kasi, baka hindi nakalapat ng maayos to. Kaya lumalabas siya. So ngayon, wag nyo munang, pagkatigil nyo, wag nyo munang tanggalin. Okay? Siguro, patilain nyo muna or patuloyin nyo muna. Kasi,
baka sumabog siya. Okay, kasi baka may pressure pa sa loob. Tingnan mo ang dami niya. So, hindi maganda yung pagkakalapat natin kay Porta. Siguro, kaya siguro nalabas siya. Kaya ganun. Okay, then, try natin. Dandahan. Yun. Okay. So, dapat mag-iingat lang. Pag ganun yung nangyari, may lumalabas. Ayan, no? Kita, oh. Pag may ganong sitwasyon, huwag nyo muna tanggalin agad si porta filter. Okay? Kasi baka, boom, sumabog. So yun, try ulit natin yung sting niya. So tumigo na siya. Steam tayo. Yan. Actually, maganda yung pang steam niya. Kung pa kay Don Lim, ah. Kahit nakaganyan lang siya, oh. Medyo maganda yung pagkaka-foam niya. Okay. Nasa init, yan. Ready pa siya. Ayan. So, hindi talaga natin ma-perfect yung sa extraction niya, eh. So, dito na tayo bumawi sa steam niya. So, ang ganda ng steam niya, oh. Oh. Pangit. So, yun. Siguro kung mas maganda yung espresso natin, mas maganda, no? Pero ang ganda ng pagkaka-steam niya. Microfoam, smooth, moist. Okay, so alisin na natin yung pressure niya. Ayun. So yung mga kapanalig, dito nagtatapos yung video natin ngayon. So ito, hindi natin nagawa yung function niya. Hindi natin na-adjust yung sa extraction setting niya. So, maybe next time, sa next video natin, pag meron na tayong non-pressurized na porta filter. Kasi medyo mahirap ang calibration niya. Or, nahirapan ako i-calibrate using this pressurized porta filter. So, ngayon, huwag kayong mag-purge bago kayo mag-extract. Tulad ng mga sinabi ko sa mga previous videos ko. Kasi dito, hindi siya advisable. Bakit? Kasi pag nag-purge kayo, tapos pag nag-extract kayo, tumataga siya. So, pag tumaga siya, may naiiwang pressure sa loob, hindi maganda extraction. So, wag nyo agad tatanggalin. Or, pwede nyo patayin agad pag tumataga siya rito. Pagkapatay, wag nyo tanggalin agad si porta filter. Kasi, pagkatanggal nyo dyan, sasabog yung loob kasi may pressure pa sa loob. So, hayaan nyo muna tumulo hanggang sa mawala yung pressure niya, tsaka nyo tanggalin. So, yun yung na-experience ko dito ngayon na hindi pwedeng gawin. Okay? So, huwag kayo magpa-purge
bago kayo mag-extract. So, hayaan nyo na lang as is. Since mainit naman na yung hot water niya, since mainit, kasi nakakapaso siya, di ka tulad kay Don Lim na medyo-medyo lang, kaya naman yung init. Pero ito, mainit talaga yung hot water na nilalabas niya. Even sa steam, kaya niya mag-extra hot. Okay? So, yun lang, medyo nagka-problema lang tayo bago tayo mag-steam. Kasi, after natin mag-steam, hindi siya bumabalik agad sa coffee function niya. So, kailangan munang alisin yung pressure niya sa loob bago tayo makapag-extract ulit ng coffee. So, yun lang. Tapos, so sa next videos natin, pag may non-pressurize tayo, calibrate naman natin si machine. So, overall, okay siya. Maganda. Even the steaming niya. So, kung gusto niyo mag-practice ng latte art, ito na yung pinaka-affordable na machine na maganda yung steaming power niya and kaya makakreate ng microfoam o na pang latte art. Okay? So, yun. So, kung gusto nyo yung cappuccino, kaya din niya mag-stretch lang kayo o mag-foam lang kayo na mas marami. Okay? So, tulad nito, ito yung nagawa nating huling kape. So, medyo kaya naman. Tingnan mo yung foam niya. So, medyo manifest. So, kaya niya mag-latte art. Medyo problema lang naman natin yung espresso niya. So, sa next videos, pag meron na tayong non-pressurized, calibrate ulit natin using 600N. Okay. So, ito naman, hindi to calibrated. As is to, kung ano yung dumating, ito siya, hindi ko siya ginalaw. So, pwedeng ito na rin gamitin natin grind setting. Okay? Para dito. Pero, malaman pagdating nung non-pressurized na porta filter and pagdating din ng ESE pods natin. So, try na rin natin siya rito. Kasi pwede siya rito eh. May porta filter, I mean, may basket siya for ESE pods or coffee pods. Hindi yung coffee capsule ah. Magkaiba yun. Hindi rin yung K-cups. Iba rin yun. So, ESE pods or SE pods. Coffee pods. So, para siya nakabalot sa malaki, nakabalot sa filter paper. Ganun yung itsura niya. Okay? So, yun. Okay. So, wala na tayong gagawin. So, see you next vlog. Thank you for watching. Bye!